Tumayo sa plenaryo si Senador Raffy Tulfo para ikwento kung paano naipuslit ng mga human trafficker palabas ng bansa ang mga biktima nilang mga OFW. Ito raw marahil ang rutang ginamit din ni na Alice Guo sa kanila namang pagtaka sa bansa. Hindi na bago ang modus ng mga human trafficker at illegal recruiter sa kwento ni Tulfo. Nag-alok daw ng trabaho sa Europe kapalit ng 400,000 pesos na placement fee. Pero ang paraan ng pagpunta sa Europe ang pambihira. Nagsimula po ang kanilang paglalakbay noong August 6. Lumipad sila ng commercial flight mula Manila papuntang Zamboanga. Noong August 7, lumipad naman sila mula Zamboanga papuntang Tawi-Tawi. Noong August 8, na madaling araw, pinagpatuloy ang paglakbay sakay ng bangka. Dito, hinipuan sa masaserang bahagi ng katawan ang isa sa mga babaeng OFW noong kanilang bankero. Sa takot na siya itapon sa dagat, di na siya nakapalag. Noong gabi ng August 8, dumating na sila sa Semporna, Sabah. Mula Sabah papuntang Kuala Lumpur, Malaysia hanggang makatawid papuntang Thailand. Malinaw na sa mga biktima ang peligrong napasok nila. Tinawagan nila ang kanilang recruiter kung ano-anong dahilan sinasabi sa kanila at sinubukan silang hingan pa ng pera upang maayos pa raw ang problema. Kinalaunan, tumawag na ang grupo sa mga pamilya nila dahil binabantaan na sila ng kanilang recruiter na kung hindi sila magbibigay ng karagdagang pera, magkakaproblema sila dahil may droga ang kanila mga iniwan daw na bagahe. Dulog ang kaso na ito kay Tulfo at sa DMW kaya nailigtas sila. Pero napakarami pa raw ganitong sitwasyon. Ni-refer ang isyong ito sa Committee on Labor and Committee on Justice and Human Rights para imbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi.